Praise the Lord. Isang magandang umaga sa lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang isang awit na nagsasabing at Calvary. Kung wala ang Calvary, di natin mararanasan ang masaganang biyaya ng Diyos. At sa Bible study na ating narinig ka kanina, sa Old Testament ay bibihira ang mga taong nasusumpungan ng kalamang puso ay ayon sa puso ng Diyos. Subalit pagdating sa bagong tipan, ang ganitong kondisyon ng puso sa harapan ng Diyos ay hindi mahirap masumpungan. Naalala ko na sabihin ng ating kapatid Barbanham, si Kristo ay siyang pinakapuso ng Diyos. Sapagkat lahat ng katangian na mayroon ng Diyos ay makikita natin na ito ay na-express sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. At kung nanasain at gugustuhin ng bawat isang mananampalataya ang pagkakahubog ng mga puso na maging ayon sa puso ng Diyos, pinasimplified lamang to sa New Testament sa Philippians 2 verse 5. Let the mind that was in Christ be in you. So kapag ang kaisipan o ang pag-iisip na naroon kay Kristo ay nasa iyo na, yung puso na ayon sa puso ng Diyos ay tataglayin mo. Subalit hanggat ang pag-iisip na naroon kay Kristo ay wala sa atin, nabubuhay tayo sa ating sariling gusto. Malayo sa kalooban ng Diyos. At salamat sa Diyos sa araw na ito, bago tayo dumulog sa pagpapatuloy ng ating paksa. I think nasa part 3 na tayo. Ako'y magpasimula ng magtalakay ng paksang ito. Di ko alam, aabot tayo sa part 3. Iniisip ko na ito'y simpleng paksa at madaling matapos. Pero habang nagpapatuloy tayo, ay may mga ilang bagay na nabubuksan at nauugnay sa ating paksa. Well, naniniwala ko na ito ay mga ilang bagay din naman na nais ng Diyos na ipaabot sa ating mga kaalaman. At bago tayo dumulog sa ating teksto at tumayo at manalangin bagong lahat, ay nais ko rin i-acknowledge ang presensya ng ating mga kapatid na narito. Si Brother Romeo, ang kanyang may bahay, Sister Mylene, sila ay narito. So di ko alam na sana yung mga kasama nila. Okay, good. We'll be right back.
kasalian. Mayroon raw nahulog sa kanyang ulo na kung ano at ng kanyang pinagpag. I think kung ano man ang bagay na yung isang kulisap ay tila mayroong kung anong liquid na mula sa kuan, sa kulisap. Saan man pumunta yung kanyang kamay ay parang mayroong yan yung namamantal, nagtutubig, lahat ng naabot ng kanyang kamay. So, ating sama siya sa panalangin kagahapon ay nagpa-check up kami. So, wala siya ngayon. So far, ay, Lord willing, ay aming inobserbahan ang kanyang condition at baka bukas ay patuloy na pa sa panibagong check up. So, ating sama siya sa panalangin. ngayon, ay araw rin ng pag-alis ng ating kapatid Barfeldy, pabalik ng Qatar. So, huwag nating kalimutang isama siya sa panalangin. Sa kadahilanan na siya ay nagmi-minister rin ng mga salita ng Diyos sa mga Filipino community ron na kasama nila sa trabaho. Kung bakit natin siya kailangang alalahanin sa prayer, dahilan ang pangangaral doon sa lugar na yon sa congregation ay hindi madali. Ang katotohanan ng mga turo ay kung minsan ay inuupos ng ilang mga nakikinig nilalabanan dahilan sa mga ilang paniniwala ng iba na hindi tugma sa mga salita ng Diyos. So, hindi ito napakadali. Okay? Wag na lang yung mayroon talagang lantaran ng mga di pagsang-ayon. Yun na lang hindi sumasang-ayon kahit di nagsasalita. It can grieve the Holy Spirit. At ang isang mga ngaral na nakatayo at nangangaral na mayroong mga tumututol o hindi pagsang-ayon, kahit hindi salitain yon, ay makikita natin nakakapagbago yon ng atmosphere. So, ang atmosphere ay nababago. Kung ating maintindihan ang patungkol sa spiritual warfare, maraming naniniwala ng mga Kristiyano ay punong-puno ng pagbabaka. So, balit, kapag naranasan mong mabuhay sa Espiritu at lumakad sa Espiritu, maintindihan mo ang iba't ibang uri ng spiritual warfare. Na kung minsan, wala kang na-encounter na anumang mga opposition na lantaran, pero ang atmosphere, ang lugar na inyong kinaroroonan, ay makikita mo ang mga gawa ng kaaway. It's a spirit warfare, na? Spiritual warfare. So, hindi tayo bihasa sa ganong klaseng buhay dahilan tayo ay pinanganak sa laman, lumaki sa mga bagay na may kinalaman ang mga karnal na kaisipan, mga damdamin at iba pa. So, hindi tayo nagising na mulat sa iba't ibang uri ng spiritual warfare. Subalit, habang tayo ay tumatagal sa buhay Kristiyano at natututunan natin ang sundan ng gabay ng Espiritu ng Panginoon, na gaya ng sinabi ng Romans chapter 8, verse 14, they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Then, maintindihan mo ang mga iba't ibang mga spiritual warfare. So, ang bagay nito ay napakalaga, so alalahanin natin ang ating kapatid Barfeldy. At ngayon, nais kong anyayahan ng lahat sa pagtayo. Tayo ay mananalangin bago ang pagbasa ng masalita ng Diyos. Ang ating teksto ay nasa Book of Esther, chapter 2, starting at verse 1. So, mamaya natin babasahin. Tayo muna ay minsan pa ay buksan natin ang ating mga puso. At ang mga salita na ating narinig sa Bible study, a man after God's own heart. Sapagkat walang sino mang tao na mabibigyan niya ng kaluguran ang Diyos hanggat ang kanyang puso ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Tayo dumulog sa panalangin sa masandaling ito at tingin ko ang ating mga ulo. Amang Diyos, buong kababaan na kami ay lumalapit sa oras na ito, binubuksan ang aming mga puso at nagpapahayag kami, Amang Diyos, punong-puno kami
ng mga failure, shortcomings, mistakes, and sometimes we commit sins. Marubok at mahina kami, at may mga panahon na kami nagiging talunan sa laban at bumabagsak. Ngunit salamat, ibinabangon kami ng iyong malakas na kamay, itinatayo kaming muli, at pinalalakas sa pamagitan ng iyong mga salita ng katotohanan. Ang iyong kalooban para sa amin sa huling mga araw nito ay maging higit pa sa mapagtagumpay. At ito'y dalhan sa gawa mo kay Kristo Yesus na aming Panginoon. Siyasatin mo ang aming mga puso sa oras na ito. At anumang bagay na iyong masumpungan na hindi naayon sa kalooban mo, kunin mo at linisin mo. Aming hiniling ang makapangyarihang dugo ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng iyong mga salita ng katotohanan, hugasan kami at linisin sa oras na ito. Kung mayroong mga pag-alinlangan at kahinaan ng pananampalataya, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo sa pananampalataya. Kung mayroong mga pangamba, pag-agam-agam at mga kagulumihanan, ang iyong Espiritu maghatid ng kapayapaan at kasagutan sa bawat mga kaisipan na mayroong kalituhan at kaguluhan. Amang Diyos, patuloy naming itinataas ang aming mga kapatid sa oras nito na nasa pangilangan. Hindi lamang kami na naririto. Patuloy naming tinataas sa iyo ang patuloy na recovery ni Pastor Lito upang siya'y makabalik, hindi lamang sa magaling na pangatawan, kundi upang makatayong muli sa pangangaral ng iyong mga salita at maiserve ang purpose mo sa kanyang buhay. Gayon din namin dinadalangin si Brad Ferdin na paalis sa araw na ito. Malaki man ang kanyang katawan, malakas man ang kanyang busis, ngunit hindi yon ang higit na kailangan para tumayo at mangaral at ipangaral ng katotohanan. Puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu at gumawa na malaya at makapangyarihan sa kanyang buhay ang iyong pahid. Kalagan mo ang kanyang mga labi at ilagay mo ang mga salita ng katotohanan na di matututulan at walang sino mang maaring pumigil at humadlang. Salamat o Diyos sa araw na ito dahil lang kami ay narito upang tumanggap ng pagpapalang inilaan mo. Salamat sa mga salitang napapanahon at kahit pa man sa ikatlong bahagi ng aming paksa, idinadalangin ko po at hiniling sa oras na ito na ang iyong banal na Espiritu ay dumaloy at gumawa na malaya at makapangyarihan sa buhay ng bawat isa na naririto. At ang iyong kalooban sa paksang ito, bago man matapos ang araw na ito ng gawain at bago man matapos ang paksa, ay may paglingkod ng iyong abang lingkod sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Palakasin mo ang iyong lingkod, i-circumcise mo ang bawat puso ng nakikinig at ang bawat pakinig. At ang iyong mga salita o Diyos ay dumaloy na masagana at kusa. Nanupat ang lahat ay uwi na pawang mga pinagpala. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Ang lahat ay magsabing Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw. Praise God. Amen. Amen. Ngayon, samahan ninyo ko sa Book of Esther, Chapter 2, starting at verse 1. Sabi rito sa isang version na aking babasahin, "After these things, when the wrath of King Ahasuerus had calmed down, he remembered Vashti and what she had done and what was decreed against her. And the king's servants who served him said, 'Let beautiful young virgins be sought for the king. And let the king choose officers in all the provinces of his kingdom so that they may gather together all the beautiful young virgins to Shushan the palace, to the house of the women
And to the custody of Hegai, the king's officer, keeper of the women, and let their ointment be given. Pero sa King James Version, yung tinatawag na purification, for their purification be given. Verse 4, and let the young woman who blessed the king be queen instead of Vashti, and the thing blessed the king, and he did so. So lampasan natin sapagkat ang verse 5, verse 6 ay history sa buhay ni Esther, sino ang kanyang, ang nag-agalaga sa kanya hanggang sa siya lumaki, sa siya nang galing, ano ang kan at tribo sa Israel. Now dito, sa verse 8, ang sabi rito, and it came to pass when the king's command and his order was heard, and when many young women had been gathered to Susan the palace into the hand of Hegai, Esther was also brought to the king's house and to the custody of Hegai, keeper of the women. And the young women pleased him, and she received kindness from him sa tagapag-ingat ng mga kadalagan. And he quickly gives to her beauty preparation. Itong beauty preparation is for purification uli. And her portion, yung malahat na kailangan niya, and 7 young maidens who were fit to be given her out of the king's house, and he moved her and her servant women to the place in the house of the women. Esther had not revealed her people nor her kindred, for Mordecai had commanded her that she should not show it. And Mordecai walked every day in the front of the court of the women's house in order to know how Esther did and what was to become of her. Each young woman's turn came to go into King Ahasuerus after she had been purified 12 months, according to the law of the women, for so the days of their anointing were done, 6 months with oil of myrrh and 6 months with sweet odors and with the perfumes of the women. Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang masalita. Pagkakaupo ang lahat. Sa ikatlong bahagi ng ating paksa, the beauty of the true church. I hope na nare-recall nyo yung mga unang pagtatalakay natin at last Sunday na ating tinalakay. So magpapasimula muli ako para ikumpara ang dalawang iglesia. Ang tunay na iglesia at ang bulaang iglesia na ipinakita sa paglalarawan sa pangitain sa Revelation chapter 17. Na dilit iba ang bantog na patutot. So, kung ating titingnan, in the book of Revelation, chapter 17, ating makikita na ang kagandahan ng babae roon ay panglabas na anyo. Samantala, ang kagandahan ng iglesia na binabanggit na Apostle Pablo sa Ephesians chapter 5, starting at verse 22 to 26 or 27, ang kagandahan ng iglesia ay natatago nasa loob. So, mayroong malaking pagkakaiba sa kagandahan kapag pinag-usapan natin. Yung isa natatago, yung isa ay panglabas na anyo. The reason kung bakit aking binibigyan ng diin ang puntong ito, sapagkat kaganina sa verse 9 at kahit yung verse 3, ang salitang ointment doon sa aking binabasang version ay purification dyan sa King James Version at sa ibang version. Gayon din ang verse 9. Yung salita rito na beauty preparation and her portion ay purification ang salita riyan sa King James Version. Pero kung kayo ay gagamit ng ibang version, yung mga modern version ng Bible, ang verse 9, yung beauty preparation, ay magugulat kayo kung anong ginamit ng ibang mga nagsalin ng Bible. Gusto niyo malaman? Sino sa inyo nakabasa? Anong salin? Ang salin riyan ay cosmetics. Okay, tingnan ninyo ang isang version. Babasahin ko. (Clears throat)
Sa ibang version, TLV, beauty treatments. Sa NET version, he quickly provided her with her cosmetics and her rations. The reason why kung bakit ko binubuksan ang bagay nito at ang mga translation nito, sapagkat ang salitang cosmetics ay hindi applicable na gamitin sa verse 9 ng Book of Esther chapter 2. Ang tamang gamiting salita ay purification. Sapagkat ang wikang Hebrew na ginamit rito patungkol sa preparation o kaya yung purification, ang ginamit rito sa Hebrew na salita ay ganito. Ay scraping, rubbing. Siyempre, alam niyo na, kapag scraping, rubbing, hindi yun pag-a-apply ng foundation. Alam niyo ba ang kaibahan ng purification rito at saka cosmetics? Parehas ito, proseso ng pagpapaganda. Pero yung isa, yung cosmetics, tinatakpan yung pangit. Tama? Yung mga butas-butas sa pisngi, nilalagyan ng foundation para kuminis. Ha? Mayroon ako kunting naririnig ka patungkol dyan. Tama ba to, mga sister? Okay. Sabi lang ilan, sige, yes. Siguro ginagawa nila dati. But thank God, He changed your life. So ating makikita, ang cosmetics ay para itago yung hindi maganda. While ang salitang purification ay kakaiba, alisin yung dumi. Alisin yung pangit. Right? So, kahit pa yung ugat na salita na pinagkunan ng Hebrew word na tamrok, ang ugat na salita na pinagkunan ay marak. Ang ibig sabihin ay to score, polish. Ibig sabihin talagang ay yung kuskusin kayo rin. Mayroon talagang aalisin. Ano ang purpose ng ganitong purification sa panahon ng mga kabataang dalaga bago iharap sa haring si Asweros? Alisin ang mga dead skin, black skin, wrinkles, blackheads, para lumitaw ang natural beauty. Tama? So yun yung ipinapakita roon. The reason why kung bakit napili ko ang Book of Esther ngayon sa ikatlong bahagi ng ating paksa, sapagkat gusto kong ipakita ang original beauty, ang hidden beauty, at saka sa outward beauty, anong kaibahan. So last Sunday, aking pinakita sa inyo na ang babae sa Revelation chapter 17, ang bantog na patutot, walang nagmamay-ari sa kanya. Pero marami siyang lalaki sa buhay niya. While ang true church sa Ephesians chapter 5, nag-iisang babae na pag-aari ni Kristo, nasasakop ni Kristo. Ulitin ko, ang iglesyang tunay ay nasasakop ni Kristo, while in Revelation chapter 17, ang bantog na patutot, ang napakagandang babae, ay napaka-dominante. Marami siyang kinukontrol ng mga hari sa lupa, pero walang hari sa lupa na sumasakop sa kanya. If you will read the scriptures. So dito, papasok ako ngayon sa isang pasimula ng ating ikatlong bahagi, the beauty of the true church. So, hindi natin ngayon pag-usapan ang panlabas na kagandahan, kundi atin ngayon sisilipin ang isang ipinapakita na purification process sa panahon nila Esther bago iharap kay Haring Ahasuerus. Now, ilagay ninyo sa isip, bakit nagkaroon ng ganitong paghahanap ng mga
nagagandahang dalaga sa lahat ng mga probinsya na nasasakupan ng Persia. Alam natin ang background ng istorya. Dahilan, mayroong reyna na hindi nagpasakop sa hari, sa kagustuhan ng hari. Tama? At yun ay naganap sa loob ng 7 araw na nagkakasayahan at nagpipista si Haring Aswiros kasama ng kanyang mga panauhin. Sa bahay naman ng kanyang reyna, nandoon ang lahat na kanyang mga kaibigan at kakilala ng mga kababaihan at nagkakasayahan din naman sila. At para kay Haring Aswiros, nang mayroong nagsuggest na isa sa mga tagapayo niya, natito ang mga prinsipe at mga mahal na tao mula sa iba't ibang kaharian. Palagay ko isang kaluguran para sa iyo, mahal na hari, na iharap mo sa kanila ang iyong napakagandang reyna. Ang problema, lasing na yung mga panauhin niya. 7 araw ba naman, walang hinto ng kasiyahan, inuman, kainan. At nang makarating ang paanyayang ito kay Reyna Vasti, ay kanyang tinanggihan sapagkat para sa kanya, ang kanyang ganda ay hindi para ipakita sa mga sino mang panauhin, maharlika man, basta't mga lasing na. Pero hindi niya naisip ang karangalang may bibigay niya sa pagharap, sa paanyaya, ang karangalang may bibigay niya sa kanyang asawang hari. Ang kanyang simpleng pagtanggi ay di pagpapasakop na naging dahilan para siya ay maalis sa pagkareyna at nang mabakanti ang posisyon ng reyna sa kaharian ni Haring Aswiros, nangangailangan ngayon ng kapalit. Ito yung isang magandang bagay na gusto kong makita. Alam niyo ba na ang katangian ni Reyna ni Esther bago siya napili ng hari mula pa sa kanyang kabataan? Wala na siyang tatay at nanay, mga ulila ng lubos at siya'y inaruga at pinalaki at nahubog ng kanyang tiyuhin na si Mardukyo. Na mga kabataan, tingnan niyo, kung kayo'y may tatay nanay ang papalad ninyo, pero hindi maswerte ang inyong tatay at nanay kung hindi kayo marunong gumalang at magpasakop sa inyong mga magulang. But look, si Esther, na tinatawag na Hadasa ang tunay niyang pangalan, wala mang tatay at nanay, pero mayroon siyang tiyuhin na nag-aruga sa kanya. At napakaswerte ng kanyang tiyuhin dahil ang batang ito mapagpasakop. Kabaliktaran sa katangian ni Vasti, ang katangian naman ni Esther ay submissive. Kaya ko ito kinuha ngayon para inyong maintindihan, ang Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 24 ay malinaw roon na ipinapakita na ang mga kababaihan na may asawa ay dapat magpasakop sapagkat ang kanilang asawang lalaki ay siyang ulo ng sambayanan na kagaya ni Kristo sa kanyang iglesia. Lahat na nasa sakop, na nasa ilalim ng pamumuno ng nakakataas sa kanila, ay dapat magpasakop. Yan yung katangian na mayroon si Esther, na hubog sa kanya mula pa sa pagkabata. Mga kabataan, sa araw na ito, tanungin ninyo ang inyong mga sarili, nagtataglay ba kayo ng ganong natatagong kagandahan sa inyong mga puso? Pagpapasakop sa mga magulang, pagpapasakop sa mga namimino, pagpapasakop sa mga manggagawa na inilagay ng Diyos na namumuno sa inyong mabuhay. Pagpapasakop ay isa sa katangian na magdadala sa inyo sa isang magandang kalagayan. So, the reason why kung ating titingnan ulit at ikukumpara ang Revelation 17, ang babaeng ito na hubog sa kanyang pagiging dominante. Ayaw niyang magpasakop, pero gusto niya lahat ay kanyang sasakupin. The fact na marami siyang kaulayaw, karelasyon, ay isang tanda ng kawalan ng pagpapasakop.
So napakaganda ng katangian ng tunay na iglesia. Ito yung napakagandang kagandahan na ating makikita sa tunay na iglesia, ang katangian ng pagiging submissive. So, dahilan ng babae ang patutot sa Revelation 17 ay dominante at hindi siya nagpapasakop kanino man, ano ang ating makikitang katangian ng babaeng ito? Lahat ng mga para maintindihan lang natin, kinukumparan natin. So, lahat ng mga dominante at ayaw magpapasakop ay nagtataglay ng katangian na may kalupitan. This woman sa Revelation 17 ay napakalupit na babae. Gusto niyo bang maintindihan kung paano to ipinakita ng banal na kasulatan? Puntahan natin ang Revelation chapter 17. Sabi rito sa verse 5, and across her forehead a name was written, Mystery Babylon the Great, the mother of the harlots and of the abomination of the earth. Verse 6, and I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And after seeing her, I wonder with great amazement. Ngayon, mabait ba ang babaeng ito o napakalupit na babae? You know, brother and sister, gusto kong maintindihan ninyo na ang mga natututo at marunong magpasakop ay nagtataglay ng magandang katangian. Ang tawag rito ay kabaitan. Ulitin ko, ang marunong magpasakop ay nagtataglay ng magandang katangian at ang katangian ito ay kabaitan. Kabaliktaran sa babae sa Revelation 12 na dominante ayaw magpasakop at makikita natin ang kalupitan. Ang description ni John nang makita niya sa pangitain ng babaeng ito ay lasing sa dugo ng mga banal ni Jesus. At ng kanyang mga martyr. Dahilan sa kanyang pangalan, dahilan sa kanyang mga salita, dahilan sa pananampalataya sa katotohanan, pinagpapatay ang mga banal. Can you imagine? Para sa akin, masasabi ko, kung ang mga tao ay hindi maniniwala ng parihas ng paniniwala ko, bakit ko kinakailangan silang patayin? Bakit ko kinakailangan silang hadlangan at pigilan at labanan kung ayaw nilang maniwala at hindi kami parihas sa paniniwala? Pero bakit kinakailangan patayin yung hindi sumasang-ayon sa kanyang mga paniniwala? Sa aklat na I think Hepslop Babylon, yung Book of Fox Martyr, no? Ay may account doon na 68 million Protestants pinagpapatay ng Roman Catholic Church during the time ng Dark Ages hanggang sa Spanish Inquisition. I think mga panahon na yan ng 15, 16, 17 centuries. Kapag ayon lamang yon sa kanilang pagsusuri at pag-aaral, 68 million. No wonder na sa Book of Revelation ay pinakita siya na napakalupit, lasing sa dugo ng mga banal. Palagay ko ngayon, pwede na natin isantabi ang babaeng ito sa Revelation 17. Dahil walang sino man sa atin na magkakagusto na mapabilang sa kanya ni maging katulad niya.
Kaya nga habang ako nakikinig kaganina sa Bible study, a man after God's own heart, sabi ko, ang ganda naman ha. Para bagang tumutugma dito sa ating huling bahagi ng ating paksa na ating pag-usapan. Sa dalawang serye na ating tinalakay yung paksang ito ay hindi natin binigyan ng emphasis ang kagandahan ng tunay na iglesia. Ngunit ngayon ay ating isa-isahin ang mga bagay nito. I hope na ang bagay nito ay makatulong sa bawat isa sa atin kung tayo ay naniniwala na tayo'y kabilang sa iglesyang ito, hindi lamang aking tinutukoy ang local church, kundi ang mystical body of Christ throughout the whole world, na saan ang ating local church ay bahagi lamang, na gusto kong sabihin, ang mystical body of Christ ay binubuo ng maraming local churches sa iba't ibang panig ng mundo, at ang bawat local churches ay parang nagre-represent ng isang individual para sa isang local church. Para mabuo ang isang local church, while ang mga congregation naman na mga local ay nagko-contribute o bumubuo sila para sa mystical body of Christ. At ngayon sa ating pagpapatuloy sa pagtatalakay sa araw na ito, bibigyan ko ng diin ang kagandahan ng katangian na mayroon si Esther. Natural beauty. Imagine 12 months na dumaan sa process na tinatawag na purification, paglilinis. So, ano ba ang kaibahan ng prosesong ito na dinaanan ni Esther sa loob ng isang taon? Balikan natin ang ating teksto sa araw nito. Okay, sabi rito, sa mga talatang ating binasa kaganina, dito sa verse 12, each young woman's turn came to go to King Ahasuerus after she had been purified 12 months. Walang pwedeng humarap sa hari na hindi nalilinis o dumaan sa proseso ng paglilinis. So, itong pangungusap na ito rito ay napakaganda para sa ating teksto sa Ephesians chapter 5. Verse 25-26. Ano sabi riyan sa Ephesians chapter 5? Verse 25-26. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Next verse, that he might sanctify and cleanse it with a washing of water by the word. Next verse, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. 1 year! Grabing pagpapaganda to. Grabing paghahanda ng mga kadalahagahan. Isang taon. Buong taon. At haharap lamang sila sa isang hari ng mga hari na nagngangalang Ahasuerus. Can you imagine? Ang mga mananampalataya, ang iglesia ay haharap sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Anong uri ng paglilinis, anong uri ng proseso ang nararapat sa atin? Alam nyo, ang swerte natin, kasi sila Esther, ang daming mga ginamit sa paglilinis at pagpapaganda sa kanila. Ano sabi rito? Dadaan sila sa 6 na buwan sa anointing, pagpapahid ng mga langis ng mera, langis ng mera at kung ano paman. Ang purpose ng mga ng langis na ito ng mera, yung anointing, una sa lahat, sa loob ng 6 na buwan, as I said, yung mga wrinkles sa balat.
black spot, dead skin, rough skin, dry skin, yun yung aalisin ng anointing na ipinapahid, ina-apply. Kalimutan na natin ang babae sa Revelation 17 dahilan walang naalis sa kanya, mayroon siyang tinatakpan na realidad kung sino siya. But look at the true church. Pagkalipas ng 6 na buwan na proseso ng tuning ng skin, makinis na, maputi na, pantay na, dadaan pa ulit sa 6 na buwan sa mga pabango, paliliguan ng pabango. Kasi pwede tayong makinis, magandang kutis, pero mayroong, alam nyo na yun. Diba? Nakaka-turn off, sabi nga ng ilan, ang ganda sana, kaya lang, huwag nyong lalapitan. Alam nyo na yun. Diba? So ating makikita ng pagharap sa hari ay napakasilan at hindi napakadali. Hindi lamang skin tuning, kinakailangan pati yung amoy magbago rin. Huwag niyong imuyin yung katabi ninyo, ha? Baka next Sunday, di na kayo upo sa tabi nila. Hindi yon ang ating tinutukoy. Bagamat ito'y totoo at literal sa panahon nila Esther, pero napakaganda ng spiritual significance ng bagay nito para sa mga mananampalataya, para sa ating mga buhay bilang kabahagi ng katawan at iglesia ni Kristo. So lahat ng mga kababaihan na napili ay dumaan sa proseso, parihas na proseso. Sabi rito sa 13, "And in this way, each young woman came to the king." After ng prosesong ito. Pero sa 15, ang sabi rito, "And when Esther stormed the daughter of..." Kadalagahang kasama niya, humanga sa kanya. E kung yung mga kapwa-dalaga humanga, hari pa kaya? Diba? At ang sabi rito, nang si Esther ay humarap sa hari, sabi rito, 17, "And the king loved Esther above all the women, and she rose in grace and favor in his sight more than all the virgins. And he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti." Laging kahalili. Now, ulitin ko, alam niyo ba na si Queen Vashti ay mayroon ring taglay at angking kagandahan? Siguro kung nagkaroon ng pagkakataon na paghambingin o kaya ay iharap kapwa si Esther at si Vashti, na dating reyna ay hindi magkakatalo sa kagandahan, pero pagdating sa taglay na katangian,
litaw na litaw ang kahigitan ni Esther dahilan sa kanyang submissive spirit. Ang kanyang taglay na spirito ng pagpapasakop mula pa sa pagkabata ay humubog sa kanyang pagkatao. At saan man siya makarating at saan man siya pumaroon, ay lantad na lantad ang natatagong kagandahan ito. Natatagong kagandahan. So, yan yung unang kagandahan na mayroon ang tunay na iglesia na binigyan mismo ng diin sa sulat ni Apostol Pablo. Alam niyo ba kung bakit napakahalaga ng submission, ng pagpapasakop? Well, naalaala ko one time ginamit ng ating kapatid Barbanham ang buwan para ilarawan ang iglesia ng ating Panginoon. Aywan ko gaano katotoo ito, di ko pa masyadong pinag-aralan. Ang buwan raw ay hindi kagaya ng mga bituin na mayroong sariling liwanag na taglay at nagpapakita ng iba't ibang kulay at ningning. While ang buwan ay walang sariling kaluwalhatian. Ang liwanag na ating nakikita sa buwan sa gabi ay reflection ng sinag ng araw. Ayon sa ilan, di ko pa ito masyadong tinignan kung talagang totoong walang sariling liwanag ang buwan. Pero ayon sa ilan, ang liwanag ng buwan, o maraming sumasang-ayon na ang liwanag ng buwan ay reflection ng sinag ng araw. Huwag lamang magkaroon ng eclipse. Diba? Kapag ang buwan at ang araw ay mayroong pumapagitna na mundo, dumidilim ang buwan. Bakit dumidilim ang buwan? Kasi instead na ang buwan ay dapat laging nagpapasakop kay Kristo, ang iglesia ay laging nagpapasakop, minsan ay sumusway at sinusunod ang sariling gusto at impluensya ng mundo. Nawawala ang kagandahan at kaluwalhatian ni Kristo sa iglesia. Para makita ang tunay na kagandahan ng iglesia, walang mundo, walang sanglibutan na dapat pumagitna sa iglesia at kay Kristo. Para ang iglesia na kagaya ng buwan ay patuloy na makita ang kanyang ningning, ang kanyang liwanag sa panahon ng gabi, kung kailan madilim, doon nakikita ang kagandahan ng buwan. Naalala ko tuloy nang sabihin ng ating Panginoon sa mga mananampalataya, kayo ang ilaw ng sanglibutan. At ang ilawan, hindi dapat takpan. Ang ilawan ay dapat inilalagay sa tamang lalagyan para magliwanag sa buong kapaligiran sa panahon na madilim. So kung ating makikita at kung totoo ang ganitong paglalarawan, ang kaluwalhatian at kagandahan ng iglesia ay ang kaluwalhatian ni Kristo na nasa kanya. Tama? So ano ba ang kaluwalhatian ng iglesia? Na ito ay makikita sa iglesia kapag ang iglesia ay humakbang sa ganitong tuwirang pagpapasakop. Tanda natin ang kahalagahan ng pagpapasakop para ang kagandahan ng iglesia ay makita. Kapag ang isang iglesia ay di magpasakop, ang kagandahan niya ay di makikita. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay hindi makikita sa kanya. So ang pagpapasakop ay napakahalagang bagay na dapat nating tandaan at dapat nating bigyan ng diin sa ating mga buhay as an individual Christians na kabilang at bumubuo sa isang local church o bahagi tayo ng mystical body of Christ. Alam niyo ba kung bakit?
kung ang pagpapasakop ay siyang daan para ang kaluwalhatian at kagandahan ay makita at mahayag, at ang kaluwalhatian ni Kristo ay makita sa iglesia, then ito yung bagay na dapat pagsikapan at aralin ng bawat isa. Learn to be submissive. Para sa akin, hindi maganda na may mga mananampalataya sa mga churches na masunurin sa pastor ang mga kabataan pagdating sa bahay, masuwayin sa magulang. Para sa akin, hindi maganda na mga kakristyanuhang kababaihang may asawa pagka nasa iglesia, nakikinig sa pastor, pero pagdating sa bahay, nakikipagtalo sa kanilang mga asawang lalaki. Learn to be submissive. Alam niyo kung anong mayroon ang ganitong attitude na dapat ay sanayin at lingnangin ng bawat mga mananampalataya. Dahilan ito ang tanging paraan na magdadala sa atin tungo sa kaluwalhatian ni Kristo na mahayag sa ating mga buhay at sa ating mga kalagitnaan. Ang kakulangan ng pagpapasakop ay magiging dahilan ng kakulangan ng manifestasyon ng buhay ni Kristo sa ating mga buhay at sa ating kalagitnaan. Sa ating mga tahanan at sa ating mga bahay-sambahan, ang kakulangan ng pagpapasakop ng mga mananampalataya sa aral ni Kristo, sa aral ng Diyos, ay siyang dahilan ng crisis, kakulangan, pagkauhaw at paghahanap sa manifestasyon ng buhay ni Kristo. Ikalawa, kapag tayo ay magkulang at mabigo sa napakahalagang bagay nito na magdadala sa atin sa lubos na kagandahan at kaluwalhatian bilang bahagi ng iglesia at ang buong iglesia, hindi natin makikita ang kinauuhawan natin na mga gawa ni Kristo sa ating mabuhay at sa ating kalagitnaan. Okay. Sino sa atin nauuhaw ng mga gawa ni Kristo? Kanina narinig natin ang paksang Jesus Christ, ang I think a verse na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Oh, Brother Nunoy, ang akala ko, basta't manampalataya ka lang. Alam niyo po, ang pananampalataya ay pagpapailalim sa salita ng Diyos. Hindi paglaban, hindi pangangatwiran, kundi pagpapailalim, paglalagak ng tiwala ng sinasabi ng Diyos ay katotohanan. Pero gusto nating maranasan ang mga gawa ni Kristo, ang mga gawa ng Diyos. Sa iniisip natin, dadagdagan ko ang aking pananampalataya, pero tayo naman ay bigo at kulang sa pagpapasakop sa bahaging ito. Ulitin ko, ito ang daan ng kahayagan ng kapuspusan ni Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, at sa mga kasimbahanan. Kapag ang bawat mananampalataya ay natuto sa kahalagahan ng pagpapasakop. Ito rin ang tanging daan kung bakit binigyang diin ni Apostol Pablo ang bagay nito sa kanyang sulat patungo sa kaluwalhatian ng iglesia na iharap ni Kristo sa kanyang sarili. Hindi lamang ang buhay ni Kristo ang mahayag at makita sa kapuspusan, kundi ang mga gawa ni Kristo sa ating mabuhay. Anyway, napakaganda ng pangako at binitiwang pangungusap ni Kristo. Gusto bang nating bigyang daan to at ating limi-limiin to at nilayin-nilayin? John 14. Anong sabi rito sa John 14 verse 12? Truly, truly, I say unto you, the one who believes in me shall also do the works that I do. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay maggagawa niya rin
ang mga bagay na mga nagawa ko. Now, brother and sister, maari nating tanungin ang ating mga sarili, paano ang mga gawa ni Kristo nangyari sa kanyang buhay at ministeryo? Ang John chapter 5 verse 19, kung inyong ipa-plus, ay napakasimple ng sabi ni Kristo, ang anak ay walang magagawang anuman sa kanyang sarili. Tama? Tingnan ninyo ang banal na kasulatan. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mabagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Anong ipinapakita ng verse na ito? Bago si Kristo makagawa ng anumang bagay na mga himala at milagro, makapangyarihan, natutunan niya muna ang magpasako. I hope na meron tayong nakikita. Matagal na nating binabasa ang Ephesians chapter 5, pero hindi natin naintindihan ang lalim ng salitang magpasakop kayo. Saan tayo dadalhin ng katotohanan ito? Alam niyo mga mahal na kapatid, sa ating panahon na napakaraming mga sikta, napakaraming iba't ibang uri ng pananampalataya. The reason why kung bakit napakaraming sikta at napakaraming iba't ibang uri ng pananampalataya at mga aral, itong lahat ay nag-ugat sa di pagpapasakop. Sapagkat kung ang lahat ay matututo lamang magpasakop sa salita ng Diyos, sa katotohanan, walang maraming pananampalataya, walang maraming aral. Tandaan natin na ang kaaway gumawa sa pasimula pa sa halaman ng Eden at ang influensya na kanyang isinalin sa babae ay huwag magpasakop sa sinabi ng Diyos. Nang kanyang sabihin, totoo ang sabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng makakain sa anumang mga bunga ng punong kahoy na narito? So kini-question niya. Tinutukso niya ang abilidad ng babae, ang kanyang kakayahan sa pagtayo, sa decision making, sa pananatili sa mga sinabi ng Diyos. Ikaso ang babae bumigay. Ang babae sumakay sa taktika ng kaaway. At nang makita ng kaaway na ang babae ay mayroong tsansang mapawalay at di manatili sa ilalim ng salita ng Diyos, sa aral ng Diyos, dinagdagan niya na ngayon. Sabi ng nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo kumain yan, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging parang mga Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So ano yon? Gusto kong maintindihan natin, mga mahal na kapatid, na ang unang ama ng di pagpapasakop ay ang Diablo. Kaya siya inihulog sa lupa. At yun din naman ang kanyang ginawa sa unang babae, sa unang mag-asawa sa laman ng Eden. Inalis niya sa buhay na may pagpapasakop kung ano ang sinabi ng Diyos. At nang sila'y maalis, ang kagandahan ng buhay na disenyo ng Diyos sa sangkatauhan ay nawala. Lahat ng ating nakikita ngayon, hindi ito ang totoong magandang buhay ng tao. Sabi ng Ilde, magandang buhay natin. Kita mo, naging professional tayo, ang daming duplima, maraming mga nakuha nating kurso, mayroon tayong mga negosyo, yumaman tayo, may house and lot, mayroon tayong mga ganito, ganyan. Well, kung tawagin ninyo yan maganda, it's up to you. Pero ang alam ko, napakaganda na disenyo ng Diyos sa simpleng paraan lang makikita natin dahil lang kung hindi sana umalis sa pagpapasakop ang unang lalaki at babae sa laman ng Eden, hindi sana darating ang kamatayan. Mga kapatid, kahit gaano ang ating makikita ang material na mabagay, kapag mayroong namamatay, nakakalungkot, pangit na tanawin.
hindi maganda ang bagay na yan. Don't be deceived. So ang kaaway mula noon hanggang ngayon ay gumagawa ng pandaraya at paglilinlang. Sa Matthew chapter 3, verse 11, makikita natin roon hanggang sa mga sumunod na talata nang si Jesus ay magpasimula ng kanyang ministeryo, pumaroon siya kay Juan sa Jordan. At nang makita siya ni Juan Bautista, sabi niya, "Ba't ka pumarito sa akin para magpabautismo? Ako ang dapat na iyong bautismuhan." Ano sabi ng ating Panginoon? "Huwag mo akong pigilan. Huwag mo akong sansalain. Sapagkat sa ganito, nararapat sa atin ang pagganap sa buong katuwiran." Pagpapasakop. Sa edad na 12 taon, nang naiwan ng batang si Jesus sa templo sa Jerusalem, makalipas ang 3 araw, labis ang kabalisahan ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak, mga mahal sa buhay sa kahanap sa kanya. Kung di pa sila bumalik sa Jerusalem, di nila makikita ang 12 taong bata nakikipagtalo sa mga tagapagturo ng kautusan sa templo. At nagsabihin ni Maria, "Jesus, nandito ka lang pala. Binagabag mo kami sa kahanap sa iyo." Anong sagot ng batang ito? "Di nyo ba nalalaman na dapat akong maglumagi sa gawain ng aking ama?" Ano yun? Pagpapasakop. So, ulitin ko. Una na napakahalaga ay matutunan natin ang pagpapasakop. Ang pagpapasakop nito ay magdadala sa atin sa kagandahan ng kahayagan ng buhay ni Kristo sa ating mga buhay as a Christian, sa ating mga tahanan, and also sa mga local churches. Hindi ako naniniwala sa pagpapaganda ng mga iglesia at mga gawain at pananambahan, pero yung ating mga tahanan ay walang gandang makikita. Can you imagine kung ang mga mag-anak sa pananambahan magkakasama, pagdating sa bahay, di nag-iimikan, anong ganda mayroon doon? Tama ba? Okay, kung mayroon dyan di nag-iimikan, baguhin nyo na yan. Walang gandang makikita riyan. Brother Nunoy, di ko kaya. Magpasakop ka na para makaya mo. Diba? Hindi pinapairal mo ang sarili mong damdamin at gusto, ang ating mga emosyon. Dahil ang kapag pinairal natin ang ating mga emosyon, ibig sabihin lang yan, hindi tayo handang magpasakop. Sapagkat ang mga handang magpasakop ay kanilang dinidisiplina ang kanilang mga emosyon. Hindi sila nagpapatianod sa kanilang mga emosyon. Alright. So mga gawa ni Kristo, ang pangatlo at ang pinakamatindi rito, mga kapatid, na magiging karanasan natin sa pagpapasakop ay yung kanyang kaluwalhatian. Anyway, ito yung dalangin ni Jesus. At hindi ako magtatagal sa oras nito, lumalaw ng ating oras. Tingnan natin, samahan ninyo ako sa John 17. At sa prayer ni Jesus ay ganito ang kanyang dalangin sa verse 15. Samahan ninyo ako. Sabi niya, tingnan natin gaano niya kamahal ang iglesia. Sa panahong ito, wala pang iglesia na ipinapanganak, wala pang araw ng Pentecost. Wala pa at di pa humayo ang mga apostol, di pa nila natanggap ang Holy Ghost sa Acts chapter 2. Pero ito ang dalangin ni Jesus bagong kanyang kamatayan sa krus. Ang huling gabi, bago niya harapin ang kamatayan, sabi niya, "I do not pray that you would take them out of the world." Hindi pa panahon ng rapture. Hindi panahon ng pag-alis sa mundong ito. Alam niya yung ating pagdadaanan, pero sabi niya, "I do not pray that you would take them out of the world, but that you would keep them from the evil one." Ganun kamahal ni Kristo, ganun siya ka-concern sa mga hirang niya. "They are not of the world, just I am not of the world." Kaya sabi niya sa 17, "Sanctify them, your truth, your word is truth." Kaya naintindihan natin ngayon ang prosesong sanctification.
iharap ang iglesia na banal, walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So nadaanan natin last Sunday yung nahawahan ng patay na tao, yung may kitong dumaraan sa prosesong ito ng paghuhugas ng tubig na mayroong kasamang abo ng dumalagang baka, at ang hindi dumaan sa prosesong ito ay hindi maaring manambahan at hindi maaring hindi siya kikilalaning malinis habang siya ay nabubuhay kung hindi siya dadaan sa paghuhugas o pagbibisik ng tubig na may kasamang abo ng dumalagang baka. So anong, kay Easter, maraming mga kasangkapang ginamit, pero sa iglesia, tubig na may salita. Yan ay ang katotohanan ng aral ng Diyos at ang dugo ng ating Panginoon na saan nang siya ay mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi natapos ang kanyang pagmamalasakit sa iglesia, umakyat siya sa karangalan ng kaitaasan. Oo, ang nang ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, inaalay niya para sa lahat, para sa buong sanglibutan. Pero nang si Kristo ay makyat sa langit, ang kanyang ginawang pamamagitan ay para sa mga banal, para sa mananampalataya. Kaya kung inyong titingnan ang abo at ang dumadaloy na tubig, hindi para sa lahat, kundi para sa individual na magkakasala. Ibibisik yun individually. So yun yung tinatawag na mediatorial work ni Jesus bilang tagapamagitan sa bawat sino man na sa kabila na tayo'y tumanggap na kay Kristo, inaring ganap na, pinawalang sala na, pero hindi pa tayo lubusang malinis. Mayroon pang mga dumi, may mga mantsa, pero dadaan tayo sa prosesong sanctification. At ano ang kailangan na gamitin rito? Salita ng katotohanan. So walang ibang paraan. Paano tayo malilinis ng salita ng katotohanan na parang tubig na winiwisik sa Old Testament? Kapag ating ipasakop ang ating masarili at di mangangatwiran laban sa katotohanan. Kapag ating ipinasakop sa ating, ang ating masarili sa katotohanan, hindi lang kapatawaran dahil inamin natin na may nagawa tayong hindi tama, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo patatawarin. Kapag ating ipinasakop ang ating sarili sa katotohanan, yung dumi, yung sala, yung kahinaan ay mawawala sa atin. Malilinis. That's the process of it. The more ng isang mananampalataya nangangatwiran, hindi maalis sa kanya ang kanyang kahinaan na kanyang ipinangangatwiran. The more ng isang Kristiyano gumagawa ng alibay at mga excuses at ayaw niyang bayaang expose ang kanyang sarili sa katotohanan, ang mga bagay na dumi sa kanyang buhay na parang mga dead skin, black skin, wrinkles, ay hindi mawawala sa kanyang buhay. Dadaan tayo sa prosesong ito. Sanctification. Sanctify them in your truth. Your word is the truth. Even as you did, sabi rito, even as you did send me into the world, I also have sent them into the world. And for their sake, I sanctify myself so that they also may be sanctified in your truth. I do not pray for this alone. Tinutukoy niya yung mga disciples na kasama niya. I do not pray for this alone, but also for those para sa atin. Lahat ng mananampalataya down to the ages of time. Sa dispensation, sa pitong iglesia ng mga kapanahunan, kasama sa prayer ni Jesus bago niya inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. I do not pray for this alone, but also for those who shall believe. Mga kapatid, pagka sinabi those who believe, ito yung malalaki at babae na ipapailalim nila ang kanilang puso at isip, ang kanilang madamdamin, ang kanilang makagustuhan sa salita ng katotohanan. Those who believe. But also for those who shall believe in me through their word, sa pangangaral ng mga apostol,
Saan tayo dadalhin kapag tayo nagpapasakop? Sundan ninyo ako sa verse 21. That they all may be one. Come on, brother and sister. Bakit may mga churches that are so divided? Bakit may mga pamilya na so divided, mga magkakapatid divided? Kasi hindi nila nire-recognize ang headship sa family. May mga anak, mas marunong pa sa tatay nila. May mga asawang babae, mas marunong kaysa kanilang asawang lalaki. Walang kinikilalang headship. That's the reason hindi natin makita ang perfect oneness, even Christian families. At sa mga local churches, ay hindi natin makita ang perfect unity. Alam niyo ba kung bakit? Lack of submission. Saan ba tayo dadalhin ang perfect submission sa truth into perfect oneness? E papaano pa ba tayo magkakaroon ng iba't ibang paniniwala kung parehas na katotohanan ang nagahari sa buhay natin at hindi magkakaiba? Tama? Perfect oneness, perfect unity can be attained only kapag ang mga Kristiyano, bawat isa, may isang katotohanan na pinagpapasakupan nila. Kaya hindi pwede yung sa mga mangangaral, akin revelation to. Kinakailangan isa lang revelation kay Kristo. At kung mayroon mang pagkakaiba ng so-called revelation, maupo muna kayo, hindi para mangatwiran, kundi handang magpasakop sa katotohanan. Okay. Saan tayo dadalhin? Hindi lamang para sa buhay ni Kristo yung mahayag, hindi lamang para makita kanyang magawa, kundi para sa perfect oneness, perfect unity. That they all may be one, even as your Father are in me and I in you. That they also may be one in us, in order that the world may believe that you did send me. Alam niyo po, ito siguro ang isa, pangalawang i-highlight ko, liban dito sa una, about submission. Ang ikalawang i-highlight ko, ang submission ay naging daan sa maraming bagay. Pero ang ikalawang i-highlight ko, itong tinatawag na unity. Kahit sa lumang tipan, ang Book of Psalms ay nagsasabi ng ganito. Psalms 133. Kung ating babasahin, starting at verse 1. Sabi rito, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Ito raw ay isang napakagandang tanawin. Isang napakainam na kagandahan na makita ng magkakapatid ay tumatahan na magkakasama. Hindi doon nagtapos. Alam niyo ba na sa ating panahon ay maraming gumagawa ng iba't ibang paraan, nag-exert ng mga effort to unite people para pagsama-samahin ang mga tao. Para nga namang magandang tingnan. At ito'y masasabi ko isang deception kasi akala natin minsan kapag nakita natin ang mga tao ay nagsasama-sama, ibig ba sabihin noon ay mayroon ng pagkakaisa? No. Hindi lahat ng pagsasama-sama na ating nakikita ay mayroong pagkakaisa. Pero ang isang napakagandang tanawin na makita ang magkapatid na di lamang nagsasama-sama, kundi may pagkakaisa. Tama? Siguro dadalhin ko kayo sa ating presenting panahon, ang bansang Pilipinas kung bakit di makasulong, we're so divided. Diba? Lalo-lalo na ngayon sa panahon ng eleksyon. Kung ating titingnan, lahat ng tumatak... Thank you.
na mga salita ng Diyos, sinasaliksik ang kasulatan, huwag nating inject ang ating interpretation, huwag nating inject ang ating idea, buksan natin ating masarili kung anong sinasabi ng Biblia. Sa ganitong paraan, aabot tayo sa isang kaisipan. Sa unity. Pagka nag-sharing ang mga mananampalataya, hindi na kanya-kanyang opinion. Pagka narinig niya yung isa nag-share, sasabihin niya, sang-ayon ako dyan, yan ang sinasabi ng kasulatan. You see it? Pero bakit kung minsan ang mga believer nagkakaiba-iba ng kanilang mga pananaw, ng kanilang mga palagay sa mga kasulatan? Now, balikan natin ang teksto natin, ang binasa natin sa John. At sa ilang sandali, ako'y magtatapos. Puntahan natin ang John chapter 17 sa dalangin na ito ni Jesus. Okay? Ulitin ko ang 22, sabi rito, 21, that they all may be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, in order that the world may believe that you did send me. So kung ating titingnan ang perfect oneness na ito, hindi lamang tayo magiging isa sa ating sarili, sa bawat isa sa atin, sa iglesia, mga mananampalataya sa isa't isa, kundi ang kaisang ito, kasama ang Diyos, tayo nasa Kanya, ang Diyos na kay Kristo, at si Kristo'y nasa atin, at tayo'y na kay Kristo. Then verse 22, and I have given them the glory that you give to me in order that they may be one in the same way that we are one. Ano itong kaluwalhatian na ibibigay ni Kristo para kung paano ang Ama at ang Anak ay isa, gayon din naman ang maraming mananampalataya ay maging isa. Ang verse 23 nagsasabi, I in them, you in me, that they may be perfected into one, and that the world may know that you did send me, and have loved them as you have loved me. Now, brother and sister, ang dalangin ito ni Jesus ay una niya nang binanggit dito sa John 14. Ang sabi ni Jesus dito sa John 14, kung inyo kong sasamahan, ganito ang sabi niya rito sa verse 20. In that day, kailan yung araw na yon? In that day, you shall know that I am in my Father, and you are in me, and I in you. In that day. Then sabi ni Jesus sa 21, the one who has my commandments and is keeping them submission. The one who has my commandment and is keeping them, that is the one who loves me. And the one who loves me shall be loved by my Father. And I will love him and I will manifest to him. Referring si Jesus sa kanyang sarili. I will manifest myself to him. 22. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, what has happened that you are about to manifest yourself to us and not to the world? Sinagot uli ni Jesus. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. In short, brother and sister, ang perfect oneness na ito, ang Diyos Ama, si Kristo, at ang mga mananampalataya, at ang kaisahan ng mga mananampalataya, ay dilit iba ma-attain lamang sa pamagitan ng isang bautismo ng isang Espiritu. 1 Corinthians chapter 12, verse 12-13, by one Holy Spirit we are all baptized into one body. Maging Hudyo ka, maging Grigo ka, alipin at malaya, tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. At ang napakaganda rito, by receiving the Holy Spirit, sabi ni Jesus sa John 16:13, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. So, brother and sister, ang gawain ng Espiritu sa ating mabuhay, hindi para enlighten lamang ang ating understanding, hindi lamang para malaman natin ang katotohanan. He will guide us into all truth. Ang katotohanan ay gagawing makatotohanan sa ating mabuhay sa pamagitan ng karanasan sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa ganong paraan, there will be perfect unity. Asaan yung perfect unity na yon?
in one body. Kaya nga nakakatuwa ang 1 Corinthians chapter 12, binanggit roon yung diversity of gifts. Another in love, being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Then nagpatuloy siya, there is one body, one Spirit. Even as you were also called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in you all. Tandaan ninyo mga kapatid, bago ang chapter 5, bago ang iglesia, idinescribe ni Paul na parang babae na iharap kay Kristo na maluhati, walang kulubot, walang kapintasan o anumang dungis, dadaan muna siya sa proseso na paglilinis. At sa prosesong ito, sa submission ito, makikita ang perfect oneness. Bakit hindi makikita? O paano makikita? Dahilan mayroon lamang isang Espiritu na nagdala sa atin, naglagay sa atin sa isang katawan. Mayroon lang isang pagkatawag. We are called by the same calling. May parihas tayong pag-asa, hindi magkakaiba. May isang bautismo. May isang Panginoon. Come on. Kaya nga, in-encourage natin yung di pa nabautismuhan, magpabautismo na sa isang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil hindi pwede magkaiba-iba ang bautismo. Yung isa, winisikan, nilubog sa binuhusan. Yung isa, nilubog. Yung isa, Father, Son, and Holy Ghost. Yung isa, Jesus only. Yung isa, in the name of our Lord Jesus Christ. There must be one baptism. Iba yung baptism ni John the Baptist. Iba yung iniutos na bautismo sa mga alagad. Ang isang bautismo ay yung iniutos ni Kristo sa mga alagad. Kaya sa Acts 19, yung mga disciples ni John na 12 kalalakihan, nagpa-rebaptize uli. Because there's only one baptism. At pagkatapos ng one baptism, nanaog ang one Holy Spirit. At sila'y nagsalita ng wika, ng hula, at labis ang kagalakan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay patutuo. Mayroong isang iglesia sa kanyang maluwalhating kagandahan. At gusto kong sabihin, hindi na ito magtatagal. Amen. Hindi na magtatagal ang panahon. Bago si Kristo bumalik, bago ang rapture ay maganap. Hallelujah. All over the world, mayroong kakaibang submission na magaganap. May kakaibang submission na kauhawan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sa araw nito narinig nilang katotohanan, ang submission, ang complete submission, ay siyang magdadala sa complete manifestation ng buhay ni Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan at sa mga kasimbahanan.
ang perfect submission ang siya rin magdadala para makita muli si Kristo na buhay sa ating kalagitnaan. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Ang perfect submission ito ay magdadala sa perfect oneness, sapagkat hindi lamang tayo may isang Biblia, mayroong isang Espiritu na gumagabay sa atin, umaakay sa buong katotohanan. Oh, hallelujah! Punong-puno tayo ng mga mansadumi, ng mga paniniwala natin, mga opinion natin, mga sistema natin. Pero kung atin lamang ipapaubaya ang ating mga buhay parang si Esther for 12 months. Ba? Hindi pagkatapos ng 6 na buwan na inip na siya at sabi niya, siguro sapat na ito. Magkinis na at puti ng balat ko. Pero paano kung mayroon pang amoy sa kilikili at sa masingit? But he yielded herself. Hanggang sa matapos ang proseso at lahat na dapat i-apply ay i-apply sa kanya. Pagkatapos ng prosesong ito, kahit ang mga kasama niya, nagkiliw sa kanya. At ang hari, wala nang pangalawang isip pa. She loved her at first sight. Think of the love of Christ for His church. Sabi ko sa inyo, ang iglesia hindi nagpasimula na malinis. Lahat tayo ay marurumi dahil ang pinanganak na makasalanan. Lastly, gusto kong basahin itong verse nito at tayo magtatapos. Huwag niyo nang basahin ang inyong mga Biblia to save time, tumayo na lamang kayo. At sundan ninyo ko habang aking binabasa na anyway naka-flash to sa ating monitor. At sabi rito sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, "Don't you know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor abusers of themselves, as women, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God." Verse 11, "And such were some of you." Sino magsasabi ngayon, ganyan talaga ako dati? Sa akong anak na matigas ulo, masuwahin sa nanay-tatay ko. Ilang bisis na akong pinangaralan, sinusunod ko pa rin ang gusto ko. Mayroon bang mamay bahay rito na magsabi, totoo yan, ako'y isang ganyan dati. Nahirap magpailalim. Pero by the grace of God, I will try my best. Ngayon nakita ko ang paraang ito. "And such were some of you, but you were washed." But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Oh, hallelujah. Sino ang magtatas ng kanyang dalawang kamay at magsabi, "Here I am. Narito ko, Panginoon. Tulungan mo kong ipasakop ang aking buhay sa iyong katotohanan, sa iyong kalooban. Let your will be done." Kung mayroon mang banggaan ng aking gusto sa gusto mo, ibababa ko at ipapasakop ang kalooban ko para mangibabaw ang katotohanan mo sa aking buhay. Let your will be done in my life. Hallelujah! 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 Ating yuko ang ating mga ulo, taas ang mga kamay. Nasaan ay kanina pa kinakausap ng Panginoon? Kanina pa ay may conviction. Nakita natin sa ang bahagi ng ating mabuhay, nabigo tayong ipasakop sa katotohanan ang ilang mga bahagi ng ating buhay.
kung ito'y nasa bahagi ng ating madamdamin, nasa bahagi ng ating kaisipan, nasa kahinaan ng ating laman bilang isang makasalanan, pahugasan niya tayo at malililisan at maalis ang lahat ng dumi at pansa. Kapag ating sinabi, let your will be done. Hindi na ako mula ngayon. Hindi na ang gusto ko. Hindi na ako mangangatwiran laban sa katotohanan ng kalooban mo sa buhay ko. Lord, here I am. Perfect submission. Perfect submission. Complete submission. May kung anong kagandahan na mahayag sa nalalapit, sa di magluluwat na panahon. And I want to be a part of that beauty of His holiness. The glory of His redeemed church, which I believe I'm a part of it. Hallelujah. 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 Let's kong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makapagnilay-nilay. Hindi lamang mabless sa ating napagsaluhan at napakinggan. But let the truth sink in and gawin nating salamin nito sa ating mabuhay. And the more na tayo tumitingin sa salamin, di natin nakikita ang dumi ng mukha ng ibang tao, kundi ang ating sarili. Dahil mahal ka ng Panginoon, labis ang kanyang pagmamalasakit sa iyo. Hallelujah. 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 Panginoon, mahal ka namin. Sa salita mo. Sa salita mo, kami nabubuhay.
Hallelujah. Panginoon, mahal ka namin. Awitin natin muli ang ikalawang istansa bago tayo manalangin from the bottom of our hearts sa tuwina. Sa tuwina. How between He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. Yes, Lord. Sa gawain, Ikaw ang panlubas. Sanctify them by Thy truth, Thy word. Mahal ka namin. Yes. Tayo manalangin. Isang dakilang pribilyo among Diyos na makatayo sa iyong presensya. Bagamat hindi ganong kasakdal ang aming mga buhay, may mga mantsa, may mga dumi, may mga kapintasan. Sa kabila na kami mga inaring ganapin na walang sala ay tinuring na matuwid, pero may mga kahinaan. Ngunit gaya ng nasusulat, sinulat ni Apostol Pablo, napakakaingatan kayong lubos ng Diyos, ng kapayapaan. Ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng Panginoong Yesus. Tapat siya na nangako na makakagawa niya on. Lord, narito. Bagamat may mga mantsa ang buhay namin, pero hindi pa tapos ang proseso ng pagpapabanal mo. Ngayon narinig namin ang masalita ng katotohanan. Aming narinig ang iyong mga aral at turo sa huling mga araw nito. Hindi namin ipagkakait ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Narito kami, hugasan kami ng iyong mga salita na duguan. Pawiin at alisin ang mga mansa at mga dungis sa aming mga buhay. Naniniwala kami na kami bahagi ng katawan ni Kristo, bahagi ng iglesia na kanyang babalikan. At patuloy kami, Panginoon, na maglalagak at maglulumagak ng aming mga buhay. Salamat sa bawat panahon, sa bawat sandali na kami ay nagkakatipon at nananambahan. Binubuksan mo sa amin ang mga kasulatan. Binubuksan mo sa amin ang aming mga kaiisipan. Pinapaunawa mo sa amin ang iyong kaluuban at sakdal na kaluuban. Sa ganitong paraan, nililinis mo ang mga dungis, ang mga mansa, ang mga pangit sa aming mga buhay ay iyong inaalis. Hallelujah! Upang kami ay maging karapat-dapat sa araw na yon, hindi sa aming pagsisikap, kundi sa iyong pag-ibig, hindi sa aming mga sariling paraan, kundi sa salita ng katotohanan at kapangyarihan ng Espiritu na patuloy na gumagawa at nagbibigay ng conviction sa amin. Inaakay kami sa pagsisisi, inaakay kami sa pagtalikod at pag-iwan sa lahat ng mga bagay na hindi marapat at naayon sa iyong kaluuban. Ngayon nga, Amang Diyos, huwag mong lagpasan ang iglesyang ito. Alam namin na kami man ay mayroon pang mga dumi at mga bagay na dapat maalis. O Diyos, ang iyong katotohanan, ilapat mo sa aming pananambahan. Ikiskis mo sa aming mga buhay at kaluluwa at sa aming espiritu hanggat kami ay lubusang paputiin at gawing malinis at banal ng iyong mga salita ng katotohanan na walang mansa na makakalala
na makamundo, walang impluensya ng agos ng kamunduhan, at walang mga dumi ng kasalanan na mananatili sa buhay ng sinuman sa mga kabahagi ng iglesyang lokal na ito at kahit paman sa mystical body of Christ. We give you praise. Pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Ang pagsusugo mo ng iyong salita ay tanda ng pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Ang pagbubukas mo sa amin ng katotohanan ay tanda na hindi mo kami iniwan ni pinapabayaan man. Bagkus pa ang lahat ng ito ay nagugusap sa amin, kami ay iyong babalikan sa hindi maglalaon na panahon. Pagkatapos na may sakatuparan ang iyong mabuting nilalayon sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, sa aming mga tahanan. Maparangalan ka namin sa bawat araw, sa aming mabuhay, sa aming matahanan, sa aming mga pananambahan. Ikaw ay maitaas at madakila at makita ka totoong hari ng mga hari at Panginoon na Panginoon, at ikaw ang hari ng aming mabuhay, and we are your subject. Ready to do your will for your glory and honor. We give praise through Jesus Christ's name. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa ilang sandali. Ibalik natin sa Kanyang kapurihan at ang kaluwalhatian. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah. We praise your holy name. We give thanks for your mighty works that you have done in our lives, in your church in these last days. You've been so good to us. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Tapusin mo ang iyong pinasimulang gawa. Tapusin mo, Panginoon, gaano man kaukli ang mga araw at sandali, gagawin mo ang lahat alinsunod sa iyong kalooban at ipinasyanahan. Purihin ang dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, kay sarap sa iyong presensya. Kay sarap sa liwanag ng katotohanan na ma-expose kami. Hallelujah! At makita ang lahat ng mga bagay na dapat naming makita. Ma-identify namin ang bawat dumi sa aming mabuhay at aming ibigay ang aming mga sarili at sabihin, Lord, kunin mo, linisin mo, pabanalin mo. We give you the highest praise. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Brother and sister, bago natin dismiss ang gawain, salamat sa Diyos sa Kanyang presensya, sa Kanyang mga salita. I do believe na may kung anong bagay na binubuksan ng Diyos sa Kanyang iglesia sa lima araw na ito, mga bagay na nais niyang ipaabot sa atin sa uling mga araw na ito. So, in a way, gusto ko lamang bago natin dismiss ang gawain, muli i-announce this coming Sunday, May 1st, ay mayroon tayo ulit ministers meeting sa hapon. Hindi apektado ang ating lingkuhang pananambahan. So, ito ay pananawagan na rin sa ating mga sisters na nag-assess sa pagluluto at kasama na rin sa mga brothers na nag-join ng meeting natin para sa ating monthly contribution na 100 para matugunan ang ating mga pangangailangan sa pagkain.